po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa pangalawang linggo tayo ng ordinaryo na panahon at nasa Martes tayo. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. At ang ating paghahanda para sa Jubileo 2025, Pilgrims of Hope. Mga kapatid, kasama ko po ngayon si Father Noel Garcia ng Missionaries of the Poor. Plakpakan po natin itong ating bisita. Isama rin natin ang lahat ng mga narito ngayon upang tayo magpapasalamat sa ating pong Jesus Nazareno sa ating unang pagbasa. Hinirang na ni Samuel ang kasunod na hari dahil si Saul ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya si David ay kanya pong hinirang na kasunod na maging hari ng Israel. Sa ating ebanghelyo ngayon, tayo po ay tinuturuan ng ating Panginoon na ang araw ng Shabbat o pamamahinga ay para sa tao at ang ating Panginoong Hesus bilang Mesiyas, siya ang Panginoon din para sa Shabbat o araw ng Panginoon sa pamahinga. Sa buhay natin kuminsan, tayo ay sobra ka-istrikto sa ating mga patakaran o dili kaya sa mga istruktura, mga batas at kung ano pang mga ginagawa natin na siyang bahagi na ng ating kultura, ng ating buhay at ng ating pagbuklod ng sambayanan. Ngunit hindi po ito ang mahalaga para sa Diyos. Ang mahalaga sa ating Panginoon na tayo'y magkaroon ng puso na bukas para sa Kanya at magkaroon tayo ng pag-ibig hugit sa lahat para sa Kanya at pagmamahal sa kapwa, ginagpagmamahal sa sarili
na yun yung pinakamahalaga na kautusan na bigay ng Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa maing Panginoong, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamahalaan. Dingin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan. At pagkaluban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Jesse at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, "Sa ikabubuti ba namin ang iyong pagparito?" "Oo," sagot niya, "naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito at inanayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel at si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tignan ang kanyang taas at kasisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko." Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadad at pinaraanan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi,
Hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon. Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya't tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noon pamanguna sa mga lingkod mo at ipinakita. Yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutungon kami sa'yo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus
at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay na nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautosan, ang mga saserdote lamang ay ang may karapatang kumain niyon, ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa niya ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi inilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao." Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Martis tayo ng ika-dalawang linggo sa karniwang panahon. At ang atin pong mga pagbasa ay nagturo sa atin na ang patakaran ng Diyos, ang pamaraan ng Diyos, ang daan ng Diyos ay kaiba sa atin. Sa ating unang pagbasa, na mula sa unang aklat ni Samuel, Kapitulo 16, versikulo hanggang 13. Si Saul, na unang hinirang ni Samuel na magiging unang hari ng Israel, ay hindi na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya isinugo siya ng Panginoon na si Yahweh na maghirang ng iba. At gusto ng Panginoong Diyos na mula sa pamilya ni Jesse na taga Bethlehem. Lahat ng mga anak ni Jesse ay pinatawag isa't isa. Ang akala ni Samuel, si Eliab na dahil matangkad at pugi. Pero sabi ng Panginoon, huwag tingnan ang mga panglabas, dapat tingnan ang puso. Kuminsan, ang gusto lang natin yung mga panglabas, nakalimutan natin kung ano ang nasa puso. Kaya noong dumating na ang pinakabunso na si David, na siyang nagwapastol ng mga tupa, sinabi kaagad ng Panginoong Diyos na si Yahweh, siya yung magiging kasunod na hari ng Israel at nilagyan siya ng langis. Sapagkat ayon pa sa Salmo 88, si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinungkod, versikulo 21 ng Salmo 88. Na hindi nga ang patakaran natin ang siyang dapat umiiral, dapat ang Diyos. Sa ating Ebanghelyo naman ni San Marcos, Kapitulo 2, verso 23 hanggang 38, ang ating Panginoon ay naglalakad sa araw ng pamihinga at napunta kasama ang kanyang 12 ng mga apostol sa isang lugar na mayroong triguhan. At kumuha ng ilang butil ng trigo ang kanyang mga alagad. Kaagad, sinita ng mga Pariseo, bawal yan sa panahon ng araw ng pamahinga. Ano ba ang araw ng pamahinga?
Ito'y tinatawag na Shabbat, sa English, Sabbat. Pero ang dalawang klase po ang pagtawag dito sa araw pahinga. Ang unang patawag po dito ay Shabbos ng mga Ashkenazi, pero ang mga Sephardim ng mga Hudyo, Shabbat. Ito ay isang 24 oras na mula sa Biyernes ng paglubog ng araw, magsimula na yung Shabbat, hanggang sa paglubog din ng araw ng Sabado. Kaya nga mayroong silang pagturing na ito ay pinakamalaga ayon sa mga Hudyo. Dahil, una, para sa mga Hudyo, ang Panginoong Diyos, pagkatapos ng likha ang lahat, ay namahinga sa pangpito na araw. Mabasa yan sa aklat ng Genesis, Kapitulo 2, Versikulo 3. Pangalawa, nagpapahayag ang Diyos sa Sinai sa panahon ng Shabbat. Yan ay mabasa natin sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, Versikulo 10, na kung saan sinabi niya, ang araw ng Shabbat o pamamahinga ay gawin niyong banal, araw ng Panginoon. Itong araw ng Shabbat, kuminsan napakastrikto ng mga Hudyo. Hindi sila kumikilos, hindi sila nagtrabaho, at hindi rin nagluluto. At meron silang mga greeting, ang greeting nila pagka panahon ng Shabbat. Shabbat Shalom. Kaya sasagot ka rin, Shabbat Shalom. Pero may ibang grupo nagsabi, Got Shabbos. Mag-greet ka rin sa kanila ng Got Shabbos. So mag-ingat lang, baka maiba ang pag-pronounce mo ng Shabbos, magiging Shabo. Huliin ka po doon. At sa panahon ng Shabbat, magsindi ng kandila ang mga babae. Ang mga walang asawa na babae, magsindi ng isang kandila. Ang may mga asawa, magsindi ng dalawa. Sapagkat ang pangalawa ay para sa kanyang asawa at kanyang pamilya. Ang mga Hudyo, napaka-stricto nito sa pag-observe, sa pagsunod sa Shabbat. Kaya para sa kanila, silang lahat ay dapat Shomer Shabbat. Ibig sabihin, ang mga masunurin sa araw ng mga pamamahinga. Kaya po, para sa kanila, ito ay mahalagang araw dahil sabi nila, sa panahon ay inaalayan nila ng lahat ng isang mabuting ugali. Ang pagkain nila, niluto na nila, hindi sila magluluto sa araw ng Shabbat. Kung sila ay magdasal, magdasal sila, nasabi nila, may dalawang anghel ang bawat tao. Kaya magkakanta sila ng tinatawag na Shalom Aleichem. At ang kanilang dasal, dinadasal, maski yung mga bino, dinadasalan nila ang tinawag ng ang kedos. Ay dinadasalan nila ng kedos ang mga bino. At yung pagkain, iba-iba. Magsimula muna sa isda, tapos mayroong salad, tapos dalawang tinapay na ang pangalan sa tinapay ay tsala. At ito ay nilagyan nila ng asin. Mayroon silang pagbasa sa tradisyon ng, kasi tatlong tradisyon ang nasa Hudyo, tradisyon ng Torah tungkol sa kautusan, tradisyon ng mga propita na tinatawag na Biim, tradisyon ng Kitubim na tradisyon ng karunungan. Ang binabasa nila sa araw na ito ay sa Torah, ang tradisyon ng mga kautusan. At binabahagi-bahagi nila, kaya ang tawag sa bahagi nila ay parsya, na kung saan isang porsyon sa Torah ay kailang binabasa at silang lahat ay magnilay-nilay. Dahil itong araw ng Shabbat para sa kanila, una, ito yung araw na para sa kanila
pamamahinga at para sa pang-espiritual na kahulugan. Sapagkat para sa mga Hudyo, ang Shabbat ay isang larawan na tinatawag nila ang panahon ni Mushak. Mushak mula po sa salitang Moses, panahon ni Moses na kung saan mayroong kapayapaan o shalom para sa lahat at ang presensya ng Diyos ay madama ng lahat. So nakikita natin, binibigyan nila ng malaking pagdiin. Kaya itong ating Panginoon, tinitingnan niya paano niya ipaliwanag sa mga Hudyo na sobra yung kanilang pagtingin tungkol sa kautusan. Tama naman yung kautusan. Mayroong kaayusan. Kapag ka mayroong batas, kapag ka mayroong patakaran, kapag ka mayroong utos o kautusan, maayos po ang lahat. Ang tawag nyo, ang law ay para sa order. Kaya, kung minsan, sinasabi sa lumang mga pag-iisip na Dora lex is lex. Mahirap man ang batas, dapat sundin dahil nagbigay ng kaayusan. Pero, para sa ating Panginoon, hindi yan dapat ang batayan sa pagsunod ng kautusan. Kaya una, sinasabi niya, nalaman niyo ba anong ginawa ni Haring David? At ang ginawa ni Haring David ay ginawa nga niya na yung pagkain na para lamang sa mga pare sa templo ay kinakain ni Haring David. Samantala na bawal yan. Sabi ng Panginoon, bakit hindi pinagbawal kay Haring David? Mabasa yan sa unang aklat ni Samuel, Kapitulo 21, versikulo 2 hanggang sumusunod. Pangalawa, sinabi ng ating Panginoon na ang araw ng pahinga sapagkat ito'y nagmula sa Diyos, araw rin ng ating Panginoong Hesus sapagkat siya ang Mesiyas. Siya ang salita na binigkas ng Diyos at siya'y nagkatawang tao. Kaya siya ang may kapangyarihan sa araw ng Shabbat. Pero para sa mga Hudyo, hindi po nila katanggap-tanggap ang mga ito. Kaya ang sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 28, kapitulo 2 ng Ebanghelyo ni San Marcos na nakasulat sa Koineo na Griego sapagkat ang atin pong original na New Testament ay sa Koineo na Griego, sinabi ng ating Panginoon, "Tu sabaton dia tan anthropos igenito." Na maganda naman ang pagkasali nito ni San Jeronimo. Sinasabi niya, "Sabaton propter hominem factum is et non homo propter sabatom." Ang ibig sabihin dito, ang araw ng pahinga ay sa ilalim ng o para sa kalagayan ng tao, hindi ang tao ginagawa para sa batas. Sa buhay natin, pinapairal natin kuminsan ang mga patakaran. Sobra na tayo sa mga patakaran. Sobra na tayo sa mga batas. Nagkagulo-gulo na nga ang ating bansa sa iba't ibang batas na nilikha lang. Pero karamihan sa kanila ay ang pagpalit ng pangalan ng isang daan para ang kanilang ninuno o kanilang tatay ay ilagay doon sa kanilang daan o sa kanilang lugar. Wala nang kwinta ginagamit pa ang kanilang posisyon para sa panggugulo ng batas. Hindi nakikita na itong batas at mga kautusan ay dapat igalang nila na ito yung pagbigay ng mga tao sa kanilang karapatan at dapat isabuhay bilang tao na kawangis at larawan ng Diyos, may kanya-kanyang dignidad, may kanya-kanyang karapatan at dapat ang lahat tungkol sa batas ay para sa kayusan, para sa kaligtasan, at para sa kabutihan ng lahat. Ngunit kuminsan ginagamit ang batas na ikontra sa mga tao, lalo na sa mga mahirap, na dahil hindi sila makakuha ng mga abogado na matinik, kuminsan nabiktima sila sa mga sistema na kung saan ang batas ay ginagamit laban sa mga mahirap at sa mga simple nating mga kapatid.
Pero sa mga mayaman at mga makapangyarihan, parang ligtas sila. Hindi po yan ang pagtingin ng Panginoon. Ang pagtingin ng Panginoon na isa lang ang batas. At ang batas niya ay ang batas ng pag-ibig. Kaya makita natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, verso 36 hanggang 39. Nung tinatanong siya, ano ang mahalaga na utos? Sabi natin, Panginoon, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, verso 36, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluwa, lahat-lahat na, ibig sabihin, una sa lahat. At, versikulo 39, Kapitulo 22, Ebanghelyo ni San Mateo, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig niyong sarili. Para sa ating Panginoon, ang mahalaga ay ang tao. Hindi ang mga estruktura, mga patakaran at mga batas. Dahil siya mismo, Diyos, nagkatawang tao upang ang tao ay bibigyan ng paglaya, upang ang tao ay igalang ang kanyang karapatan, upang ang tao ay pahayag na siya yung tunay na larawan at kawangis ng Diyos, hindi ang mga likha ng tao. Sapagkat walang saysay ang likha ng tao kung wala yung nilikha ng Diyos. Kaya dito sa ating mga pagbasa, tinuturuan tayo na dapat tumatalima sa kalooban ng Diyos, hindi sa pagsunod sa mga patakaran ng tao kung ang patakaran ng tao ay labag sa kautusan ng Diyos. Susundin lang natin ang mga patakaran, mga kautusan, at kung ano ang mga estruktura at kaayusan na gawa ng tao kapag ka ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag ka sinusunod natin ang mga paraan ng tao na labag sa kalooban ng Diyos, Diyos ang ating kalaban. Ulitin ko po, kapag ka sinusunod natin ang gawa ng tao na labag sa kautusan ng Diyos, Diyos ang ating kinalaban. Kaya kailangan ang bawat gawa ng tao ay dapat may tunay na batayan sa kalooban ng Diyos at sa divine law o kautusan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos mismo ay Diyos ng kaligtasan, kabutihan at kahanang loob. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, malangin tayo sa Diyos Ama na tinawag tayong maging kanyang malalayang mga anak sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Atin pong itutugon, Panginoon, ang araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Panginoon, ang araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan muli sa pagkakasala. Manalangin tayo. Panginoon, ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga mambabatas, naway gumawa ng mga makataong batas na maglilingkod para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Ang batas naway huwag nating ilagay nang higit pa sa ating pagkatao, bagkus unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos na magmahalan tayo. Manalangin tayo. Panginoon, ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Sa mga nababahala sa kanilang karamdaman, naway makatagpo sila ng kaginhawahan at lakas ng mga taong nagmamahal at kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, naway maging paanyaya sa amin ang bawat batas mo upang mahalin at paglingkuran ang aming kapwa. Hingin namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon.
Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala, sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan sa amin, maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kanakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikihirapan sa pangitan ng anak namin na mahal. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit mitan yung Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya dinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingam,
lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming ama, papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin, magaling na utos. Sa turo ni Jesus, sapay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang lubo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng paipaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon siyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya na. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
presence of our God. As we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us, the breath of life, grace and divine. We have come to break the bread. We have come to share our lives. Let us bring these fruits to the table. The love of God, yours and mine. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ. Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God. We are the body of Christ. When we gather in our homes, through our prayers and our meals, we are fed and nourished together. When families broken the household of the Lord, where we come to share the meal, we are fed the words of our Savior. One family strengthened and healed. Ang katawan Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ. Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God. We are the body of Christ. Is not the meal that we bless and share a communion in the life of Christ? One bread, one blessing, one cup, make us one body in our Lord. In the presence of our God, by the dashes that is shown, we will build a kingdom together. The love of Christ given to all. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ. Jesus, our Savior and life. Rejoice, O people of God. We are the body of Christ.
announcement, mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaloyin mo sa amin ang batis ng Espiritu na iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay para kami pagbuklo rin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno kay minuugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na ringgin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga hirap at mga nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod at lahat ng narito. Naway pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. At plakpakan natin si Father Noel Garcia at kapiling po natin ngayon sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Atin pong tingnan na ang mahalaga ay ang kautusan ng Diyos para sa kaligtasan at kabutihan ng tao at hindi ang mga nakatakda na kautusan, patakaran o batas na gawa ng tao. Ngayon po ang puspas, mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, pinagbasa ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kinilang ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila yung katugunan na tanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng bilisyon ito, namalan ng pangako ng sabinyag na ikaw ay kinaibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Dalawa po kami ni Father Noel ang magbasbas sa inyo. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintugo namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
ng